Kilalanin si Jesus. Ito ang tema ng tatlong araw na street dawa na isinagawa sa Quezon City Circle kamakailan. Sa pangunguna ng Philippine Ramadan Tent at ng Connect Institute, tagumpay na nairaos ang naturang programa. Ito ay sa kabila ng masungit na panahon na idinulot ng Bagyong Nona. Subalit, hindi nagpapigil ang grupo na isakatuparan ang pagkakataong maiparating ang katotohanan ng pananampalatayang Islam. Ang kilalanin sa Jesus Dawa event, inorganize sa po ito ng Philippine Ramadan Tent sapagkat kami ay nakabase dito sa Quezon Memorial Circle at nakikita natin na napakaraming tao sapagkat sila ay nagsiselebrate ng Christmas. At alam naman natin na ang Pilipinas ay isang Christian-dominated country. So parang naisip lang namin sa PRT, bakit hindi natin gawing oportunidad ito upang ipaliwanag sa mga tao kung sino ba talaga si Jesus. Kasama ang mga volunteers mula sa iba't ibang organisasyon na pinangunahan ng United Dawa Centers of Luzon, sistematikong inilunsad ang kauna-unahan at malakihang street dawa dito sa Metro Manila. May mga booth na nakakalat sa iba't ibang sulok ng nasabing pasyalan. Meron ding t-shirt para sa mga volunteers. At syempre, hindi mawawala ang mga babasahing Islamiko na siyang ipinamimigay para sa mga nakikinig at interesadong malaman ang katuruan ng Islam. Ang Quezon City Circle ang naging sentro ng anilay simula pa lamang ng mas marami pang street dawa na ilulunsad ng grupo. Ang street dawa, isa sa mga masasabi nating epektibong pamamaraan. Ito lang ay nangangailangan ng encouragement ng iba't ibang mga kapatid at willingness para umarap sa mga tao na hindi mo naman dapat sila kailangan, hindi mo naman katakutan dahil ang sinasabi mo, equip ka ng kalaman ng Islam at ready ka, yung intention mo talagang willing ka at sincere ka ipaabot sa kanilang katotohanan. So, napaka-effective ito dahil contact, man-to-man contact. Alhamdulillah, ang event natin ay napakaganda, napakasaya sapagkat kahit umuulan, panahon pa yun ng bagyo, ay napakaraming mga brothers, mga sisters, na mga voluntary silang pumunta rito at nag-street dawa sila sa loob ng dalawang araw. At hanggang kaninang umaga pa ay humirit pa sila magbigay ng dawa. Nakuha natin yung mga kapatid natin na mga magagaling o mga batikang mga ngaral sa Islam. So alhamdulillah, salamat din sa kanila at salamat sa ating lahat. At naway pagpalain tayo ng Allah at gawin itong hindi lang ngayon, kundi ito ay maging simula na sa mga darating din na panahon ay may mga taong lalabas na ito'y gagawin din nila. Sinimulan lang ng Philippine Ramadan Tent at sana'y ipagpatuloy natin ito. Hindi lang dito sa Kamaynilaan, kundi sa buong Pilipinas insama. Tatlo sa mga pinakakilalang mga ngaral na Muslim ng bansa sa kasalukuyan ang naging tampok na tagapagsalita sa huling araw ng nasabing programa. Ang kahalagahan ng ganitong pagtitipon, unang-una para sa mga kapatirang Muslim, ay napapamalas natin ng paulit-ulit yung pagkakaisa pagtutulungan. Kasi hindi basta-basta mag-organize ng ganitong event. Hindi ito kaya ng, honestly, ng isang organization. Kailangan humingi ng tulong sa kabila, para kung sama-sama kayo, naniniwala kayo doon sa cause. So yun ang number one. Pangalawa, parang tuition ito sa atin. Natututo tayo mula sa wala. Pag sinabing nag-organize, naging maayos yung programa. So malaking bagay yun dahil di man halos natututunan sa classroom yun. Natututunan yun kung matututo tayong sumunod sa mga may karanasan na dito at mabibigyan tayo ito kahalimbawa at hanggang sa ma-upgrade yung skills natin, na-upgrade rin yung programa natin. Now, which is nakakalungkot kasi marami na tayong Muslim sa Pilipinas pero pagdating sa pag-organize ng event, hindi pa tayo ganun kahusay. Kung hindi tayo magpa-participate sa mga ganito, hindi tayo matututo. And then, lastly, marami pa of course, pero ito yung gusto kong banggitin, natututo tayo sa ating reliyon. Tulad nito, tatlong speaker, magtatalakay ng patungkol kay Jesus Christ. Hindi naman tayong lahat marunong kilala si Jesus Christ. Natututo tayo. Tayo yung number one na nagbe-benefit sa ganitong programa. Naging main core ito ng pananampalatay o main core ng belief, doctrine. Higit sa lahat, sa Christianity, ito yung main core. Ano ba yung main core ng Christianity? Si Kristo namatay para tubusin ang ating mga kasalanan.
eh, lahat ng sekta nagkakaisa dyan. Eh sa Islam, eh, ang isa sa mga paniniwala sa Islam ay sumampalataya kay Jesus bilang sugo at masiho. Eh sa Judaism naman, eh, ito naman pala si Jesus ayon sa kanila, eh, bulaang propeta. So, hindi maiwasan dito yung usapin ng comparative religion. Kaya napapasalamat ko kay Unat higit sa lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng lahat ng nilalang. Sana nanawagan ako sa mga kababayan ko, eh buksan po natin ang ating isip. Nandito po kami mga kababayan, kapatid niyong Muslim, handa pong makipag-usap sa inyo, handa pong makipag-share sa inyo, handa pong umupo, pag-usapan natin, talakayin po natin ang may kinalaman unat higit sa lahat. Ano po? Na dapat nating malaman. Dami nating inalam eh. Pero ang unang-unang dapat nating malaman, sino ang dapat nating pagukulan ng pagsamba at paglilingkod. Mahalaga itong ganitong uri ng mga symposium o kaya mga paglalahat. Kasi ito ay may kinalaman sa paniniwala ng isang Muslim. So ang paniniwala ng isang Muslim, ito yung magpupush na kanya para gumawa ng mabuti. So ito ay may kinalaman sa pagkilala sa mga propeta. So ang mga propeta ay gumagawa ng mabuti na ang turo sa Islam, himukin ang mga Muslim na tularan ng mga propeta sa paggawa ng kabutihan. O kaya lang, nililinaw natin ito kasi bakit sa lipunan natin, hindi lang ang mga Muslim ang naniniwala kay Jesus. May mga iba din naniniwala kay Jesus bagkos mayroong tumatanggi sa katauhan niya o kaya sa kanyang pagkapropeta. So kailangan itong maipaisiwalag sa tao, maipaliwanag sa tao, hari nawa, o kaya sana naman magkaroon sila ng idea tungkol sa katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Walang pagsidla ng tuwa ang mga dumalo sa nasabing pagtitipon para sa kanila. Ang mga ganitong okasyon ay isang pambihirang pagkakataon na makilala ang iba't ibang mga kapatid na aktibo rin sa dawa, mga bagong yakap sa Islam at makipag-selfie sa mga kilalang personalidad ng pananampalataya. Ang mga ganitong klaseng okasyon ay pagpapatunay lamang ng mga nagkakaisang mga Muslim, mangangaral man o mag-aaral na iparating ang kagandahan ng Islam sa ating mga kababayan. Subalit, gaya ng tanong ng karamihan, sino nga ba si Jesus ayon sa pananampalatayang Islam? Hayaan nating magpakilala si Jesus mismo sapagkat siya nagpakilala. Ang sabi niya, tunay na ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. Si Jesus sa mga Muslim ay anak ni Maria, iniluwal ni Maria na tao, kumakain na katulad natin. Kaya lang, hindi nagtatapos ang kwento doon. Tao siyang katulad natin, pero hinirang siya ni Allah na sugo, propeta. Tinutularan natin, sinasampalatayan na natin ang kanyang pagkapropeta at hindi tayo naniniwalang siya ay Diyos, anak ng Diyos. Siya ay mamamatay na katulad natin. Yun ang paniniwala natin sa Diyos. Si Isa alayhi salam sa wikang Arabic, siya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala niya at kabilang siya sa mga ulul azm. Hindi siya basta sugo o mensahero, iniangat pa siya ni Allah sa mga iba pang mensahero kasi may mga level pa yan eh. So inangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya ang nagbigay ng katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banu Israel na nakalagay sa Quran. Pinadala siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala tayo na pinanganak siyang walang ama, naniniwala tayo nagpagaling siya ng mga may sakit at lahat ng halos milagro na alam ng Kristiyano, pinaniniwalaan natin. Kaya lang ano yung pinakamalaking pinagkaiba? Hindi sa Diyos na dapat sambahin. Siya ay sugo ni Allah, anak ni Maria, dapat mahalin ng mga Muslim, tularan ng mga Muslim at paniwalaan. Maituturing na tagumpay ang tatlong araw na street dawa na ito. Ngunit sadyang kulang pa upang lubos na maipakilala ng mga Muslim sa kanilang mga kababayang Pilipino kung sino nga ba si Jesus na anak ni Maria at dakilang propeta ng kanilang paniniwala. Hangad namin ang mas marami pang okasyon na katulad nito upang patuloy na maibahagi ang dalisay na aral at tamang pagkilala sa tunay na pananampalataya. Allahu Akbar. Pagkakataon ko itong magpasalamat sa lahat ng brothers and sisters na hindi talaga sila nagsawa, hindi talaga sila natinag, no?
especially kahapon na sobrang lakas. Nung unang araw, medyo mahina lang ang ulan. Pangalawa, sobrang lakas pero nandito pa rin sila. Nagsala kami sa gitna ng ulan. Nagdawa kami sa gitna ng ulan. At ngayon, medyo masama rin ang panahon. Pero nandito tayong lahat. Para sa ITV, Abdul Malik Carpio, Nagdadawa, Balita.